Hello, I'm back. I'm Dr. Tolentino and ngayong araw na ito, ako ay magre-reaction video para sa mga videos about Manila Bay. Alam niyo naman, madalas ako magagawin dyan sa Manila Bay area. Naku-curious ako kung ano ba yung mga developments na. Nagtatry akong mag-vlog dyan using my drone, kaso bawal. Twice na ako nagtry. Kaso baka tayong mahuli, mahirap pala doon sa area na yun kasi malapit sa airport. Kaya ngayon, ang gagawin natin, papakita ko sa inyo yung mga highlights ng mga video vlogs about Manila Bay. Kaya puntahan na natin. Ito yung unang video na nakita ko from Binoy Vlogger PH. At sabi ko nga sa inyo, hindi ako makapag-drone. Kaya titignan lang natin ang itsura ng Manila Bay, yung sa Dolomite area, from above using a drone. Kaya yan, ano? Kita nyo, ang ganda ng ano? Maganda talaga ang Manila Bay kung maalagaan lang natin. Kaya ito, makikita nyo, maganda yung sand. Tsaka talagang nililinis ko yung Manila Bay. Ano? Lahat naman ng efforts ginagawa. Kaya makipagtulungan tayo para gumanda lalo itong Manila Bay. Hindi lang sa Manila, pati hanggang Paranaque, paikot, buong Manila Bay, pagandahin natin. Ngayon naman, nalaman natin na maganda na nga yung area ng Manila Bay along Manila, Pasay. Meron naman ginagawa daw na mga comfort rooms kasi siyempre bago tayo pumunta dyan o pupunta tayo dyan, kailangan maganda yung restroom para naman sa mga taong siyempre meron tayong mga call of nature. Kaya puntahan natin itong ginagawa na bagong ano, no? From Copar's blog. Yung tinitingnan na inaayos mga comfort room areas. Malaking itong ulong ito sa mga turista. Diba? Kasi kailangan yan. Siyempre, pag kumain ka, uminom ka, hindi pwedeng walang comfort room. Kaya nakita natin yung design, maganda. Kaya hintayin natin para pag nagpunta tayo dito, maganda na yung ating mapupuntahan. Maganda yung paligid, di ba? Ang restaurant, hindi ko alam kung kakaroon ng restaurant niya. Siyempre, baka magkaroon ng pollution. Yung comfort room, okay yan. Kanina, pinakita ko sa inyo yung bagong CR o bagong comfort rooms na ginagawa. Ito naman, according to Engineer Berto, ito yung kanyang vlog. Kanya naman vlog, ang sabi niya, yung mga coliform organisms sa Manila Bay, mababa na. Ano ba yung coliform? Ang coliform, ito yung mga bakterya nang gagaling sa dumi ng tao, dumi ng hayop, galing sa bituka ng mga animals. Kaya ito, pinapakita ni Engineer Berto yung ganda ng sand. At saka, parte ng kanyang balita nga dito, yung sinasabi niya na mababa na yung mga bacterial content. Kaya, hoping in the future, magkaroon na tayo ng malinis na Manila Bay para tayo makaligo. Ayan ang Dolomite Sands, di ba? Maganda. Ang ibig sabihin lang nito, hindi masyadong nakokontaminate yung ating Manila Bay mula sa kanal, galing sa mga iba't ibang city. So maganda yun, kaya kailangan yung ating kanal system, mapanatili nating malinis o dumaan sa mga treatment area, di ba? Kaya sama-sama pa rin talaga tayo sa pagtulong
sa paglilinis ng Manila Bay. Now, bakit natin gusto mapaganda yung Manila Bay? Una-una, siyempre, pag nandiyan ka sa Along Rojas Boulevard, makikita mo yung magagandang building ng Maynila, Pasay. Pag nandito ka naman sa mga Dolomite Sands, ito, makikita mo yung mga matataas na building. Yung iba dito, mga bagong buildings ito. Itong video clip na ito ay galing sa scenario by kay YouTubero. Diba? Ano na tama yung pangalan na sabi ko? Kay YouTubero. Ito yung kanyang nakita. No? Kita nyo naman yung building na yan para tayo sa Florida or San Diego. Pag nalagyan to ng malilinis na sand at saka luminis yung Manila Bay, talagang no choice. Baka makakaligo na tayo dito. Magiging bagong tourist attraction to para sa mga Pilipinos at saka sa mga turista na gusto pumunta dito sa Maynila. Kita nyo, di ba? Ang ganda, no? Para tayo nasa Hawaii. Diba? Kaya talagang hanga ako sa paggagawa ng gobyerno natin dito. Ito naman, from Alvin TV, tingnan nyo naman. Ang ganda ng bato, ang ganda ng sun. Talagang mawiwili ka dito siguro in 1 to 2 years. Marami nang tatambay dito. Grabe naman itong mga sunset to. Ay, yung bato, kita nyo naman kung gano'ng inayos. Napakaswerte talaga natin. Meron tayong gantong bagong kasyalan. Kaya dapat mabilisan na to na maayos. Tingnan nyo naman, ano? Parang ang sarap maligo para tayong nasa probinsya nito. Samantalang ito ay katabi lang noong US Embassy. Diba? Kita nyo naman yung mga bagong building. Napakasayang mamasyal. Very exciting, di ba? Pag nandito ka, titingnan mo yung bundok ng Bataan. Very relaxing. Hoping in the coming months, talagang matapos ito para makapasyalan tayo dito. Ngayon naman, titingnan natin kung kamusta ba yung tubig, kung buhay na ba yung mga isda, buhay na ba yung mga dagat, yung mga hayop sa dagat. Ito naman from Comar's Vlog, makikita natin yung mga alimasag na nakukuha ng mga tao. Kita nyo, ang dami. Ang ibig sabihin yan, marami ng algae na pwedeng kainin ang mga alimasag kasi ito kinakain ito, karamihan algae. Yung mga maliliit na isda, kaya kita nyo, oh. Diba? Masarap yan, that is. Ulit, oh. Sinisisid yan. Kasi hindi naman nakalutang yan, diba? Kaya, biruin nyo kung gano'ng kadaming alimasang yan. Fresh na fresh. Kakainin natin. Sana dumami pa yung mga ganyan mga hayop. Para ano yan, part of the ecosystem.